part 2 po ng ating pagbibigay ng tulong sa kapwa mga ka-explorer. November pa lang last year 2021, may mga tao na nakumontak sa akin para igawan ko sila ng mga kung ano-ano gamit ang aking talento. Gumawa ko ng belen, ng mast, ng altar, ng Christmas tree, ng advent, marami pa. Maraming salamat po sa pagtangkilik nyo sa aking talento. Pinangako ko po na bahagi ng inyong mga ibibigay sa akin na bilang talent fee ay akin ding iipunin at ipamamahagi sa iba ngayong aking birthday. Gamit ang aking talento at inyong paniniwala sa aking talento, ipapamahagi ko rin ito sa ating kapwa. Ngayon po may dalawang tao na napili ako na mga nasa kalsada na nagtatrabaho na siyang ating pagbibigyan ng alikansya. At eto na po sila. Matapos po ang aming pamimigay sa mga bata sa iba't ibang eskwelahan, lalong-lalo na sa Solsona, nakita ko sa daanan sa bandang may gas station sa Sarat si Tatay. Siya ay 80 years old na. Siya ay nagtitinda ng balot at padas, yung naburong isda. At kasama niya ang kanyang apo. Natuwa ako dahil nakipagkwentuhan saglit si Tatay at may mga sinabi siya na hindi ko man maintindihan, pero alam ko na ang ibig sabihin niya ay pinagdarasal lang niya ang mga tao na nagbibigay ng tulong sa kapwa. Ganon din kami Tatay, pinagdarasal din namin kayo na sana'y ligtas kayo palagi. Sa kabila ng kanyang edad, napili niya pa rin magtrabaho. Hindi ko alam kung ilang oras siyang nakaupo rito. Ganun pa mang, ingat po kayo ng apo niyo Tatay. God bless po. Sunod ko namang pinuntahan ay isang dalagita. Siya ay 12 years old. At luckily, siya ay taga-Solsona rin. Oo, siya ay tumutulong sa kanyang mga magulang para magtinda ng mga isda. Sila po ay nasa highway lang po ng Sarat sa may mga garlubo, mga kahoy, papunta po ng Lawag. Opo. Sa kabila po ng pandemya, naisipan niyang tumulong sa kanyang mamagulang. Nagmumutual din naman daw po siya. Napakabait na bata. Sa makapapanood po ng video na to, alam ko po na hindi rin naman siguro hangad ng pamilya nila, tatay at ang dalagita, para pagtrabahuin sila. Pero dahil sa kanilang pagmamahal sa kanilang pamilya, handa silang tumulong kahit papano. Kahit sila ay may edad na at sila ay may mura pang edad. Ganyan talaga pag mahal na mahal mo ang iyong pamilya. Inuulit ko po, hindi po ako mayaman na tao. Mayaman po ako sa pagmamahal. Pagmamahal ng mga tao na nasa paligid ko, na malapit sa akin. Na siyang pagmamahal din ay pinamamahagi ko sa aking kapwa, gamit aking talento at gabay ng Diyos. Naway gabayan tayong lahat at maraming salamat sa pagtangkilik nyo sa aking talento, mga ka-explorer. Gawang duro, tatak duro. God bless po.